capek. Ay, tatry ko lang. Hindi ko pa alam yung ginagawa. Hello, April dyan. Testing lang, testing. Kaya ba to? What is admin settings? Bakit iba nakakapag-caption? Paano yung pag-caption? Paano yung pag-caption ah? Bakit iba nakakapag-caption? Ay, filter pala yun. Kaya tinetestik ko lang kasi kagabi na ako nagkaroon ng ganito, nagkaroon ko ng live access na sa ano, sa TikTok. This is the gift. Oo nga, mukhang ikaw nga lang. Mukhang, kasi titesting ko lang naman din talaga kung paano to. Ikaw ba, April, siya meron ka ng ano, live access din? Karoon ka na rin? Nangangapa pa ako kung paano gagawin. Ba't yung iba nagkakaroon ng nakakagawa ng caption? Paano yun? Testing ko lang. Wala ka pa? Ako kagabi lang eh, kasi magduduwit sana ako sa isang ano, TikTok influencer. Tapos nakita ko may live. Kasi meron ding nagsabi rin isang TikTok influencer. By November nga daw, pagka 1,000 pataas yung followers mo, magkakaroon na kayo ng live access daw. Hello, James. Ano? Nakambra. Hello.
Yan, dalawa na kayo. Dalawa na kayo. Nakakatawa lang. Actually, bihira akong mag-live eh. Nahihiya ako eh. Eh, sabi lang ni JM, try ko daw. Pero yung yatang live na pwede kayo magsama, pagka marami yata yung followers nyo, siguro sa mga 500K yata pataas, tapos pwede kayong mag-merge. Di ba kagaya sa Facebook, pwede kayong mag-live na sabay kayo. Yan, dalawa na kayo. Ang daming viewers to, 2,000. Na, 2,000 yung viewers ko. 2,000. Ikaw, James, naran ka na rin ba live? May live access ka na rin. Tignan nga pa ako kung anong meron dito eh. Ano yung admin settings? Pwede ka mag-block pala rito pagka may mga ano. Ah, wala ka pa rin. Pero ilan na ba yung mga ano niyo, mga followers niyo? Kasi yung iba daw, ang sabi daw kasi, kahit kagaya ni, ano, ni Sophia, nasa 2,000 plus na yung kanyang followers, mas marami pa kaysa sa akin. Parang batch by batch daw yata, yun eh. Baka mamaya meron ng, bawa, basta nasa 1,000 mahigit yung followers niyo. Baka mamaya magkaroon na rin kayo ng live access. Basta 1,000 pataas ha, yung followers nyo. Siguro hintay-hintay na lang din. Kamusta naman kayo? Oh, no, walang problema. Sa Michael Jackson naman nilalike ko. Minsan kasi hindi ko nakikita sa FYP, lalo na yung mga fina-follow ko na. Eh kasi diba, puro na, puro pagbukas ko ng FYP ko, puro banga yan, puro away eh. Antoktik na sa TikTok. Ate May Calderon, sino si Ate May Calderon? Message. Oh, ay, teka, nagme-message si JM. Naka-live ako. Teka, ano ko na lang siya. Maingi asa ko. JM, naka-live na ako sa TikTok. Tinatry ko lang. Parang di yata ako pwedeng mag, ano eh, magsama tayo kasi nga sa followers, konti lang yung followers ko. Sinabad mag-type eh. Live na ako sa ay, huwag na tayo kumanta. Di ako marunong kumanta. Nako, baka lalo lumakas yung ulan. Ay, may share na lang ako sa inyo. Siguro mga some of my MJ collections. Tsaka yung nag-experience ko kay MJ, yung nakita ko siya. Siguro, usually, siguro kayo, mga ano kayo, mga edad nyo ngayon dyan, mga 15, 16, kasi si MJ yung nakita ko siya way back 1996. 16 ako noon. 16 years old ako noon. Yung sa dalawang nag naka-view sa akin, kukwento ko sa inyo. Ano yan eh, 16 ako noon, tapos yung dumating siya dito sa Pilipinas, maraming para naging conflict, naging problema. Dapat sa ano siya, sa CCP, yung pinag-aanohan ng El Shaddai. Eh, di ba nga may, medyo pumutok talaga yung issue sa kanya tungkol sa child, ano, molestation. Ngayon, parang ayaw doon. Ayaw doon iganap yung concert niya. Ay, hi, sino yung nag-join? Rain Doc ba yun? Tsaka Catalina Lin. Hello sa inyo. O yun, sa papatuloy ko lang ah. Di ngayon, parang sa dami ng ano, sa Paranaque nagkaroon, sa Paranaque tuloy ngayon gaganapin yung concert niya. Yun nga yung mayor pa nyo si Joey Marquez. Doon ginanap sa Asia World Paranaque. Ewan ko kung ano yun, eto na yata yung ano ngayon eh, yung
Abang ano to? Ano ba yung ano yun nak? Yung dating ano ng Asia word? Kalimutan ko basta yon. Kasi o, dapat kailangan ng concert ni MJ. Open field. Open field siya kaya doon ginanap. Hindi kasi pwedeng sarado eh. Kasi nga dapat open field siya dahil sa dami ng manonood. Eh, since nawala akong ticket, kasi that way back 1996, 5,000. 5,000 kasi napakalaking halaga na noon. Hindi kagaya ngayon eh. Diba, 25,000 na pagka ano. Si Michael Jackson naman, 1,000 lang ang ticket niya noon. Sa ano na yun, na VIP na yun, sa VIP. Ang pinakamura niya yata is 1,000 may get. Kung di ako nagkakamali, 1,000. Pero medyo likod-likod ka na noon. 1,000 may get. Ngayon, since wala akong ticket, alam ko hindi ako makakadood ng concert. Kasi di ko naman alam ang setup nung concert venue niya eh. Kung paano magiging entrance eh. Ang ginawa ko, pinakausapan ko yung parents ko na samahan ako sa Manila Hotel. Kasi doon siya naka-check-in sa Manila Hotel. Ay, ngayon, pumunta ako mismo noong December 8, yung concert niya na, concert niya. Pero umaga ako pumunta doon. Hi, X-Kate! Di, pumunta ako doon umaga pa lang. Ngayon, paikot-ikot lang kami doon sa area. Tapos, nag-aabang lang kami. Kasi alam naman namin na hindi naman bababa si MJ ng ganong oras. Pero yung bandang gabi na, before nung... Ay, Serge, hello! Before nung ano... oras ng concert niya, ay nagdadating na yung mga crew niya at staff, mga bus, mga VIPs, yan na, nandyan na, nagdadating na. Doon ko nga rin nakita si Lavelle, kung kilala niyo si Lavelle, ah. At ito si More Fox TikTok. At ikaring invite mo si Kuya JM, nagla-live siya, nanonood ako sa kanya. Hindi ko, wala yata akong invite eh. Kasi alam ko yata, pwede ka yata mag-invite pagka nasa, ano yata, yung followers mo. Wala akong ganong ano eh. Ang daming, ay wala akong ganong ano eh, access eh. O so yun na nga, tuloy ko ah. Kini-invite ako niya kasi wala naman ako nakikitang notifications na ini-invite niya ako. Wala akong nakikita oh. Wala akong, paano ba yun? So, yun na nga, di, ito na nga yung pinag-aantay namin. Ngayon kami, hindi namin alam kasi kung saan lalabas si MJ, kung doon sa front gate ng Manila Hotel o sa back gate. Kasi usually, ang pakiramdam namin, hindi siya lalabas talaga sa front gate. Ngayon, ang dami ng tao nun. Ngayon kami, ngayon ako, kasi marami na rin mga fans. Paparit, ano kami, puntang harapan, pupunta kami sa likod, kasi hindi naman namin, ano, kung oras siya lalabas eh. Ngayon, natunog, may mga nagsisigawan na nga na, doon daw lalabas si Michael sa back gate. Doon na kami pumuesto, lahat doon. Ngayon, ready na yung sasakyan niya. Ready na, ano na, nakahanan na kami doon, Kumbaga, may balandre, may mga nakaharang, may mga security. Hindi kami pwedeng lumapit eh. Pero may mga nakaharang. Si Marcus. Si Marcus pala to. Hello, Marcus. Tapos yun na. Yun naman basta si MJ. Kasi diba, ang una taga-reaction ko, yung parang hindi taga totoong nangyayari. Kasi, yung itsura niya kasi para siyang manikin. Tagang iba. Iba yung impact pag nakita mo siya sa personal. Para akong natigilan, basta nakatingin na ako sa kanya, natigilan ako. Merong iba kasi reaction eh. Iba, nagsisigawan, nagaano. Ako hindi ako sumigaw, tagang nakatitig lang ako sa kanya. Ganun na naging reaction ko. Kasi parang hindi siya nagsisink in na nangyayari na yun, na nandyan na siya, nasa harap ko na. Nandito lang siya, tapos parang medyo malapit lang din, kaso nakaharang lang kami. Ay, harang lang. Tapos nun, hindi pa siya pumasok sa sasakyan noon. Paglabas niya, kumuway pa siya noon sa amin. Hindi nagsigaw, hindi nang ingay. Kumuway siya. Ang una talaga nakita ko sa kanya, hindi yung mukha niya, yung kamay niya. Kasi ang laki talaga ng kamay niya.
yun ang unang nakita ko sa kanya. Tapos, pumasok na siya ng sasakyan, di umandar na. Yung pagka-andar na sasakyan, nagtakbuhan na. Yun ang usually nakikita nyo sa video, totoo, yung sa mga concert venue. Totoo yun nangyayari, tagay nagtakbuhan. Di, ako rin nagtakbuhan na. Dahil nga, ginabol nga namin yung sasakyan. Akala naman namin, maabutan. Di, takbuhan kami. Doon pa nga yung muntik na rin ako masagasaan nung parang motorcade niya, yung mga motor na nakaano sa gilid niya. Kasi ka nagtakbuhan na nga. Tapos yun na, di, yung time na yun, may yung mga staff doon, yung mga waiters, may mga crew, parang binigyan din yata sila ng mga tickets ni MJ Paso. Siyempre, naka-duty sila, hindi sila makakanood, kaya binibenta yata doon sa mga guests doon, o ano, yung mga fans doon binibenta. Eh kaso nga, wala nga kaming chiching. Ang inano ng papa ko, tinry namin pumunta doon mismo sa concert venue. Matangkad po ba si MJ? O parang matangkad siya. So, parang sa sinasabi sa magazine, di ba parang 5'11"? Pero parang siyang ano lang, ay 5'9 ba o 5'11? Parang nasa ano lang siya, mga 5'7. Parang ganun. Parang ganun lang. They said mabango daw si MJ, amoy pulbo, and so white parang manikin. Hindi ko siya naamoy eh, pero yung appearance niya talaga, puto-puti, super pale, kasi siguro sa vitiligo niya. Kasi di ba mami, makikita ka naman makuputi, di ba? Si MJ parang manikin nga. Parang pag nakita mo siya, parang siya shining, shimmering. Ganun-ganun ang dating sa akin ah. Ganun. Kasi nakakakita naman ako mapuputing tao, pero siya iba kasi... Iba yung itsura niya talaga. Tapos, di yun na, di sakay na kami ng, kasi may honor kami, nung siniram ng papa ko sa lolo ko yung honor. Ipunta kami sa concert venue sa Asia World, Parañaque. Kaso, hindi pwedeng pwedeng pumasok yung sasakyan mismo doon sa concert area, doon sa pinaka-venue. May malayo yung pinaka-parking. Kaya, pag doon sa parking area, mahaba pa yung lalakarin mo papuntang Asia, doon sa mismong concert venue, ha? Mahaba, para kang, kala mo, death march, ang haba ng lalakarin mo para bago doon sa concert venue. Ngayon, yun, nandun na kami sa concert venue, may mga nakaharang doon eh, para mga container, mga nakaharang doon. Marami rin tao sa labas, kung hindi daming tao sa loob, mas marami rin tao sa labas, yung baka sakali ng makita siya, yung iba nga nakapatong, na tumutungtong na sa sasakyan. Pero worth it pa rin kahit hindi mo siya, wala ka doon sa loob ng venue. Kasi may mga widescreen naman eh. Tsaka marinig mo lang naman siya ng live eh. Ano, para ka na rin nanood, diba? Kahit gakuto na si MJ eh. Ma-appreciate mo pa rin. Na-appreciate mo pa rin. Yung time na yun, kasi magpapasko yun, malamig ang ano nun, ang klima nun, nung time na yun. Tsaka, ano, ibang experience. Kahit, ano, parang di, basta yung dating sa, parang di siya nangyayari. Parang nananaginip ako. Parang ganun ang nangyayari sa akin. Message! Sino nag-message? Ah, wait lang, ah. So, yun na nga. Tapos, pagkatapos ng concert ni Michael... Ang pinaka ano, unforgettable sa akin, doon yung sumakay siya sa crane. Kasi doon namin siya nakita eh. Kasi nga, di ba, ang taas nung harang. Pero yung sa crane, doon makikita mo siya. Pero mas worth it yung sa akin kasi mas malapit ko siya nakita kasi sa Manila Hotel kaysa na sa concert eh. Sa concert, ang date-late niya na eh. Samantalang yung nakita ko siya sa Manila Hotel, mas malapit, mas kitang-kita ko siya. Hindi pa ako gumasa sa Numandibo, di ba? Ganon. Tapos, ganun talaga nag-take risk na ako kasi pakiramdam ko kasi noon, baka medyo nalungkot din ako kasi wala akong pambili ng ticket. Parang sinunggaban ko na yung opportunity, bahala na. Kaya sa pinakausapan ko yung parents ko, buti na lang yung parents ko, supportive din naman sa akin that time. Tapos, yun nga lang, ang, ano, wala akong dalang camera, wala akong memories sa kanya. Nasa ano ko lang, nasa memory ko lang siya. Pero pag, alam mo ba, pagka... Gaya to, kinukwento ko sa inyo. Parang nagpa-flashback talaga siya. Parang kala mo kahapon nang nangyari. Ganon siya. Tsaka alam nyo ba, hindi lang, di ba, 2 concert nights yung nangyari dito, di ba? Bumalik pa ako noon 10.
Ganun ako ka ano dati noon. Bumalik pa ako ng 10. Bumalik pa ako noon. Ganun pa rin ang ano. Tapos nung 10, doon ko nakita si Labong Navarro. Yung tapos na yung concert, ah. Yung mga naglabasa ng mga artista. Si Bong Navarro, si John Regal, ay, John Estrada. Pero hindi ko makalimutan doon si Bong Navarro kasi nag-ano pa sa amin yun eh, nag-hype pa eh. Ah, si ba ito si Charles Cedi de Leon? Hindi ko alam kung paano yung pasali sa live eh. Hindi ko siya alam. Hindi ko alam kung paano. Uy, hello sa ano ah, anim na na naka-view dito sa akin. Oh, yun na lang ang experience ko na hindi ko makakalimutan habang nabubuhay ako. Siguro kasi naalala ko noon, 1995, parang araw-araw nagdadasal ako. Kasi parang sa akin, answered prayer yun eh. Kasi yun yung stage kasi na nandun ako sa obsession stage. Siyempre, teenager. Talaga nandun ako sa obsession stage. Dumating taga ako doon sa punto na halos araw-araw, puro Michael Jackson, ganyan. Minsan, hindi ko na nagagawa yung gawaing bahay dahil nga sa, ano, busy ako lagi nagpapatugtog, ganyan-ganyan. Tapos, kasi dati, wala pa naman YouTube eh. Lagi ako nakaabang sa Channel V, MTV, kasi abangan ko yung mga videos niya doon. Doon, ganun ang ano namin dati. Tapos, pagka inaantay ko rin siya sa radyo. Tapos, dati kasi, ngayon kasi high-tech na eh. Dati kasi may mga, bumibili pa kami ng blank tape. Pagka tumugtog na yung music ni, tumugtog yung music ni MJ, ire-record namin yun. Nababad trip pa nga ako minsan pag sasabay pa yung DJ eh. Siyempre, hindi nasagap yung, ano niya, yung boses niya. Ganun-ganun yung, ano namin, mga batang 90s. Ganun na kami nakaka, yung mga fangirling namin dati. Tapos, tuwang-tuwa na kami. Pag may nakita kami, nabawa, nakita ko si Michael sa dyaryo, kat sa dyaryo, gugupitin ko na yan. Tapos, wagaw ako ng mga scrapbook. Ganyan ako pa, ano. Tapos, dati rin, mahilig kasi ako sa poetry, mahilig akong gumawa ng tula. Yan, marami ako. Ewan ko lang yung iba ko saan na nailagay. Pero ewan ko lang kung nandito pa yung iba, may mga, kung may mga natabi ako. Mahilig akong gumawa ng tula para kay MJ. Ganun ako kaano sa kanya dati. Ano pa ba? Teka, basahin ko yung mga ano niya. How young are you nang maging idol mo si MJ? Actually, bata pa lang ako. Siguro kung di ako nagkakamali, mga thriller era, kasi 1980s ako pinanganak eh. Mga siguro, kung di ako nagkakamali, mga 7 or 6, ganon. Ang una-una kong nakita sa ano niya, yung Thriller. Tapos, hindi ko rin makalimutan lagi, yung sa Jan and Marcia, kasi yun yung pinaka, ano na yung parang yung sound ni MJ, yung Don't Stop Till You Get Enough, diba? Yung Jan and Marcia. Yung Jan, magsumikap. Jan, magsumikap ka, ganun. Yun ang ano namin dati. Tapos, ano pa ba? Salamat sa kwento. Okay lang yun. Kasi gusto ko rin naman i-share sa inyo. Di ko alam sa live eh. Di ko taga alam. Cookie, ang cute ng hair mo. Oh, kasi nasunog yung pangkulot ko. Kaya gusto magkulot eh. Nagtirintas na lang ako. Yun. Ay, meron akong ito. Share ko sa inyo. Meron akong nabili dati. Ito. Kasi yung dumating si Michael sa, yung dadating si MJ dito sa Pilipinas, maraming nagtinda ng mga magazine, mga song hits, ganyan. Na, ano, ewan ko kung dumating naman si MJ. Ay, di pa dumadating si MJ nito. Ito, binili ko to. Yan, binili ko yan. Yan, 20 pesos pa yan dati. Meron ako i-share sa inyo dito. Iba-iba reaction na. Teka. Ayan, oh. Share ko sa inyo yung mga reaction ng mga tao. Yan, Michael Jackson, live in Manila. Kita niyo ba? Ay. Ano ito? Ate Karen, ikaw? Ate Karen, ikaw po ba yung nasa TV program noon? Kasama mo po si Kuya John Mark. Napanood ko po kayo doon.
Anong TV program? Yung ba yung sa Your TV? Yung sa live streaming ng FB? O yung... Kasi lumabas kami ni JM sa Your TV, kaming dalawa. Pero ano yon, hindi siya TV show sa TV. Pali sa FB yun. Radyo? Anong radyo? Ayan, babasahin ko sa inyo ah. Ito yung mga, kasi diba ngayon kasi sa internet eh, ano na lang. Ngayon dati kasi ganito, pag kukuha ka ng reaction ng mga tao, para may mga columns, ganyan. Mga columns yan. Radyo po, parang DJ po ba yun? DJ? Baka sa Euro TV nga. Guess kami nun. Ah, teka, baka nga sa Euro TV yan, ano, James. Kasi dat, nung una, nag-guess kami. Dalawa nga lang kami ni JM na kapunta nun eh. Dapat nga si JM lang eh, kasi in that time, naghahanap kami ng malilipatan. Pero, humabol ako. Dahil nga, kawawa lang si JM, walang kasama. Tapos, nung sumunod, si Mr. Glenn, kinontak ako para maging, ano, maging guest co-host niya. Tapos, itong huli kasi naging program namin, kasama na, ang mga guest din namin, mga moonwalkers. Baka yun yung sinasabi mo. Ano itong notification? Okay. At share ko lang sa inyo, ha. Medyo ano to, ha? Mayroong mga hindi magagandang reaction, mayroong mga hati siya. Sige ba? Gusto ko basahin nyo. Doon sa 3,000 kung ano. 3,000. Ano pa to? Kaya ako ba ito binili? Kung di ako nagkakamali, 1996 din to. Oh, kasi hindi mo, naninilaw na yung papel niyo. 1996 pa to. Go, ayan. Michael Jackson live in Manila. Everybody's excited sa nalalapit na pagdating sa atin ng pop superstar na si Michael Jackson. Everybody nga ba? Issue yan lang. Everybody nga ba? Basta ako masaya. Everybody excited ako. Oh, well, para malaman namin kung ang lahat nga ba ay atat na atat na makita si Mr. Billie Jean, ay nag-ikot kami sa buong Metro Manila. O, diba ganyan dati? Kasi ngayon, ano na eh, parang vlog style na, diba? Vlog style na. Okay, asan na ba ako? Ikot-ikot sa Metro Manila. Para alamin kung ano ba ang feel ng mga Pinoy sa pagdating ni Michael. O, ito, isa. From Jeffrey Domingo, Concepcion, Malabon. I think nagkakasaya lang ng pera ang mga manonood kay Michael. Sobrang mahal ng ticket, tapos I'm sure masasaktan lang pag nagpumilit kang manood sa show ni N-word. Ni N-word. Ipihingi nilang opinion ko, isave na lang nila yung money nila para sa Christmas. Hindi lang ang concert producer ang mapapaligayan nila, kundi mas marami pa, diba? O, opinion niya yun. O, next. 5K. Kasi dati 1996. Malaki na yun. Malaking halaga na yun. From Sandra Perez ng Tanyong Navotas. Minsan lang mangyari ang event na ito. Gusto ko maging part ng history na kahit na tumanda ako, magpagmamalaki ko sa magiging apo ko na isa akong maraming nakigulo noong dumating si Michael sa Pinas. Diba? Ganun din ako noon. Minsan lang naman ito at kahit paano ay napaghandaan ko na kasi noon ko pa naririnig na magkoconcert si Michael dito. Yun. Yan yung kay Sandra. Ito naman yung opinion ni Rene Villanueva o Bando Bulacan. Itatanong po ba yan? Siyempre, I'm excited. Excited? Nandiyan pa ba kayo? Excited. Lahat naman yata ay kilig na kilig na para mapanood siya. Sabi sa mga news, kaya raw niya pinatulan ng Pilipinas ay dahil laos na raw siya sa Amerika. I don't care. Sino ba ang nakakalimot sa mga kanta niyang tulad ng Ben at She's Out of My Life? This is the only chance I've got. Ayokong palampasin pa ang nag-iisang pagkakataong ito. Baka kasi hindi na siya makabalik pa uli dito at baka pagbalik niya ay patay na ako. O diba? Yun din ang inano ko eh. Hi po. Ay, hi Denise.
daming basher talaga kahit noon pa. Oo, pero mas malala ngayon. Dati naman, ano lang, medyo light lang naman yung mga bully at saka bashers. Hi, Shane! Tsaka hi, Denise! Ayun, tuloy ko na. Kay Maluquinto naman sa Santa Mesa, Manila. Siyempre natutuwa kasi ang galing niya. Sana dumalas ang mga nagpa-perform ng mga kagaya niya para mabigyan ng kasiyahan ng mga taong mahilig sa musika gaya ko. Jesse San Luis ng Maysilio Malabon. Excited ako sa pagpunta ni Michael Jackson, kaya lang siguro mas excited yung mga can afford na makakapanood ng concert niya. Buruin mo, 500 yata ang pinakamababa. Ay, oo nga, 500! Kaso gakuto na yata si Michael noon. 500. Biruin mo, 500 yata ang pinakamababa. Sus, may pang tuition ko na yun sa PUP. O, tingnan mo, tuition fee ng PUP, 500 lang. Ngayon yata, magkano na ba ang tuition fee ngayon? I think nakakapanghinayang ang pera kung kay Michael ko lang ibibigay. Mas maganda yatang ibalik ko na lang sa parents ko yung na-save kong money na dapat ay pambili ng ticket ni Michael. No comment. Kay Jenalyn Sampao ng Hagonay, Bulacan. Kita. Ay, hi, Mark Anthony. Hello. Oo, mahal na. Mahal na din 500 noon. Tumo tuition fee na nga ng PUP. Grabe, as in, grabe talaga yung mania na yan. Ako nga, kahit hindi naman talaga ako fan ni Michael, and na-excite ako sa pagdating niya kasi lahat naman ganun ang feeling, di ba? Hindi, seriously, we can't deny the fact that Michael is the one of the best performers in the world. Diba? Living legend na talaga siya at hindi na mabubura sa isip ng mga tao gaya ng Beatles at ni Elvis Presley. Kaya talagang malaking event ang pagdating niya rito sa atin. O kasi alam mong ingay nung yung nalaman nga na yan darating na nga si MJ dito. Diyos ko ah, ang daming mga negative tsaka positive na news dati nun. Okay, Christine Gaspar naman. Ang feeling ko sa pagdating ni Michael, okay lang, hindi naman ako dead ma, pero hindi rin excited. Alam kong magaling siya, pero hindi naman ako ganun kaagog sa kanya eh. Tsaka super mahal yata ng ticket sa concert niya. Sana naman binabaan nila ng konti para dun sa mga can't afford na gustong manood. Ako, para-paraan lang nga yan. Ako nga, nakanood ako, walang ticket. Walang ticket eh, di ba? Para-paraan lang yan. Ato, kay Vlad Nunez. Yan. Tuloy na ba talaga? Balita ko ayaw yata ni Ming Ramos eh. Ito yata yung anak ni Ramos. Kasi nga dati, narami kasi parang pumipigil dahil nga doon sa naging issue, diba, doon sa child molestation nga niya. Kasi doon yata sa issue ng pedophilia, hindi nga namang magandang example na nagpupugay tayo sa mga child abusers. Kung naniniwala ako ron, ewan ko, hindi ko rin alam, mahirap magsalita, pero kung sa pagiging performer ni Michael, wala akong masasabi, talagang magaling siya. Nakikita naman natin sa mga ipinapalabas sa TV, diba? Kaya hindi rin naman katakatakang ganun kamahal ang ticket sa concert niya. Kasi talagang kahanga-hanga yung mga effects niya. Alam mo, speaking of effects talaga, grabe, ang ganda ng sound ni MJ. Ang buong-buo talaga yung mga bass, yung mga sounds niya. Ang ganda. Kung maganda yung naririnig natin sa CD, what more pa doon sa live? Ang ganda talaga. Walang basag. Tagang, ang ganda ng ano niya. Ang ganda talaga ng sound system niya. Escape. Hello ulit. Hi. Ito ba yung viewers ko? 4,000 yung viewers natin. Ito pa. Kasi dati, ayaw niyang pumunta sa Asia nung malakas siya sa States. Tapos ngayon, hindi na siya malakas doon. Dito naman siya. Okay lang siya. Pero sa to, uy, hindi ah. Kahit malakas kasi kahata pa niya sa States, eh, pumunta siya rito. Ilang beses na rin siya pumunta rito sa Pilipinas, di ba? Pero sa totoo lang, idol ko siya. Paborito ko yung Ben na song niya, kaya panonoorin ko pa rin siya kahit mahal ang ticket niya. Kahit doon lang ako sa pinakamalayong kitsurang kuto na si Michael sa liit, watch pa rin ako. Kay June Estado yan. Ngayon kay Adore Saluta, para nakaka-excite kasi kahit papaano, superstar siya worldwide. Kahit mahal ang ticket, manonood ako. Meron na nga akong ticket eh. Sana all, di ba? Kahit ilang kilong bigas pa ang
mabili ng amount ng ticket niya, manonood talaga ako. Idol ko siya noon pa man. Ano to? Idol ko pala siya noong baluga pa siya. Idol mo sila akong baluga. Sa kanya yata ako nagmana ng kabakla. Ano ba to? Kabaklaan eh. Baliw talaga. Idol ba to? Ginagaya ko talaga siya noon. Ang mga songs niya. Kaya lumalabas ang litid ko. Teka, bakla ba siya? Hindi siya bakla. Guys, hindi siya bakla ah. Ano lang talaga. Ganun lang talaga ang pinakalikas na ano ni MJ. Napaka soft-spoken niya. Hindi siya kagaya ng ibang very masculine. Hindi siya ganun. Ano ba? Natutuwa ako at nalulungkot. Nakakaloko ba? Paano ba naman kasi naglulumundag ako sa tuwa nung malaman kong tuloy ang concert niya. Sa wakas, napapanood ko na siya ng live. Maririnig ko ng live ang mga pinasikat niyang songs. Pero nakakalungkot dahil ang mahal naman ng ticket. Mukhang mahirapan akong makapag-ipon ngayon dahil maraming gastusin sa bahay. Lydia Concepcion. O, kasi talaga dati, ang mahal na kasi talaga ng 5,000 eh. Parang ang laking pera na talaga yon. I'm so excited. Imagine the man with the great voice that can make every listener sings with him is going to perform here in It's indeed a dream come true. I'm going to watch it no matter what. Jay Aquino. Hi, Sophia! Yan dito na si po, Sophia. Eto pa. Reaction about Michael Jackson performing here in Manila. Well, I'm not a fan of Michael, though I sometimes listen to his song. Besides, I wouldn't waste my time and money for such a concert. $5,000, gosh, I could use it more important and sensible things. Whatever. Ito, nakakainis to. Nag-react ba ako dito dati? I pity those fools na manonood sa concert ni Michael Jackson. Pinayayaman lang natin ang mga dayuhan sa mga pinaggagawa natin. Suportahan muna natin ang mga local talents bago yung mga negrong yan. Ano ba ang mayroon sa Michael na yan na wala si Gary V? Hello? Idol naman ni Gary B si Michael. O nga pala si Michael Jackson, may kaso si Gary B wala. O diba, alam mo, tindi kasi dati. Alam mo dati, parang yung sa klase ko. Magkwento ko lang ah. Yung nag-aaral pa ako, sa classroom namin, para ako lang yata yung MJ fan. Kasi iba, ano sila, mga boy band fans, gaya ng mga Eraserheads, kasi yung mga sikat dati, Eraserheads, at mga mighty ni idol ng mga foreigner, gaya nila Devon Sawa, Jonathan Taylor Soft, Taylor Thomas, mga ganun. Parang ako lang talaga, feeling ko parang kung alien, parang ganun. Parang ganun. Kung ngayon, kung sa generation nyo, halos lahat puro K-pop, parang ganun din kami dati. Karamihan mga banda, mga Pinoy band, mga Eraserheads, mga ganun, parokya ni Edgar. Parang ako lang yung tagang MJ fan. Tapos lalo na yung pumutok yung child molestation case. Hindi talaga, parang, bakit idol mo yan, ganyan. Di ba may ganun yan, may kasi yan, ganyan. Hanggang ngayon, di ba? Hanggang ngayon, dala-dala pa rin talaga yung ano na yun. Kumbaga, sobra talaga nasira ng media yung si Michael. Sobra talaga nilang sinira yung tao. Sino to? Philia Sisa. Oo nga eh, diba? Grabe sila kay MJ mga judgmental. Oo nga eh. Kasi alam mo ba, mas papaniwalaan talaga ng tao kung ano yung negatibo. Kesa yung sa, bago nila, kesa alamin muna nila yung totoo. Kasi, mas yung MJ na nga nagsabi, kung ano talaga yung negative yung talaga magbebenta. Diba? Gaya na lang kay, nangyari din kay Tekla, di ba? Ang lahat na nanging reaction ng mga tao, inano agad, ginudge agad si Tekla without knowing kung ano pa yung nasa side ni Tekla. Ganun yung nangyari kay MJ. Pero hindi lahat na kasi mapiplease natin eh. Gaya nyan kay MJ eh, proven not guilty na siya. Meron pa rin talagang naniniwala na ano, na guilty siya doon sa ginawa niya, di ba? Yeah, that's why MJ wrote his song Tabloid Junkie. Totoo. Tuloy ko pa ba ito? Ito na, saan na ba ako? Ito, watching Michael Jackson concert will be the one of hell of a good show. I wouldn't miss it even if I have to crawl from our house to the venue. Hindi ka magkakrawl. Grabe, ang haba ng lalakarin mo talaga sa concert venue. I would not mind missing MJ's concert. It's too expensive and
and just not practical. Ito pa, isa ito sa pinakamagandang pangyayari dito sa Pilipinas, lalo na sa larangan ng musika. Matagal nang nababalita na magko-concert dito si Michael Jackson at sa wakas matutuloy na rin, hinding-hindi ko ito palalampasin. Magko-concert dito si Michael Jackson, syempre masaya lalo na at isa siya sa mga hinahangaan ko, kaya lang ang mahal yata ng ticket, no? Hindi ako na-excite dahil super ang mahal ng ticket. Pwera na lang kung mamimigay sila ng complimentary tickets. O yun. There you have it. Opinion lang ito at walang personalan. Kumbaga kanya-kanya naman tayo katay ng napifeel sa pagpunta niya rito sa Pilipinas. Kayo, anong sa tingin nyo? Yun. Ako, masaya ako noon. Excited ako noon. Puro trash ang media sa so toxic kaya ay kahit wala namang mga masama ginagawa. Ay, oo, ganun talaga. Ganun talaga. I'm back. Hello. Naka-live din ba ngayon si JM? Nakakatuwa, no? Ganito pala, para rin sa Facebook. Sa Facebook, hindi rin ako masyado nagla-live eh. Nagla-live lang ako pagka ganyan may events, di ba? Para mag-i-tackle lang yung upcoming. O, wala pang YouTube dati, ganyan lang, mga song hits, yan. Ganyan lang dati. Diba? Ganyan yung mga dati. Mahal ang ticket kasi worth it naman. Oo, tsaka actually mura na nga yun, no? King of Pop yun, tapos 5,000. Eh, mga ticket ngayon eh. Ito lang yun, kay Beyonce nga lang, diba? Ewan ko lang kasi, diba? Iba na rin kasi ngayon eh. Mas mahal naman talaga ngayon. Marfax TikTok. Sino si Marfax? Ah, si Marcus. Si Marcus pala to. Si Marcus. Teka, ano pa ba pwede kong i-share sa inyo? Sino dito nakanood ng ano? Ng This Is It? Sa sine? May nakanood ba dito? Kasi yung nanood kami sa sine, meron silang ano, parang previews. Saan na ba yun? Ayan o. Ay, hindi pala pa. Wait lang. Ito. Dinanood kami ng This Is It. Ito yun. Pag nanood ka ng This Is It nung October 2009 yata rin yun. Yan, ito yung freebies. Yung This Is It. Yan. Alam nyo ba, sa concert venue rin pala, may binili ako noon. Sa concert, kalendaryo tsaka sticker. Ewan ko lang yung sticker kung saan ako na nalagay eh. Yung kalendaryo wala na, ano na yun, nadurog. Nadurog na siya. Puro DVD lang ako. I can do it live at that time. Puro, ano sa ba? Ako may nakaligtaan ako ah. Kung para sa ibang babae, mas maganda si Michael Jackson kahit lalaki. What's your most favorite MJ collections? Wala akong favorite eh. Para si JM din eh. Para wala. Pero mas na-appreciate ko yung mga nireregalo sa akin kaysa sa mga binili ko. Kasi, syempre, bigay yon. Kasi hindi lang dahil MJ collections, MJ stuff siya. Kasi yung tao na nagbigay sa akin. Yun ang mas na-appreciate. Gaya nito. Eto, regalo na sa akin to ng pinsan ko. Yan, regalo sa akin yan. Ano to? Baraha siya. Baraha. Eto, mas na-appreciate ko to. Syempre, mas yung mga nabigay sa akin, mas na-appreciate ko siya. Kaya di nga ako mahirap regaluhan eh. Kasi alam na nila. Ayan. Tapos nilalagyan ko ng ano yan, ng date. Binigay sa akin to June 6, 2011 pa. Ayan, 2011. Mga baraha to. Ewan ko lang kung meron pang ganito. Parang wala na yata eh. Walang gasgas yan. Ayan. Ayan, walang gas. Mga baraha yan, ni MJ. Ayan.
Ayan, mga baraha. Ilang thousand rupees. Amoy ano pa? Amoy karto. Ayan. Mga cards. Sabigay lang din sa akin. Yung visa ko kasi, pagka may, yung nagtatrabaho pa kasi ako sa tita ko, bawa pagka mayroon siyang mga pakarga, bawa, maglo-load siya na mga furnitures, dadalhin doon sa store niya sa Cavite. Parang appreciation niya sa akin yan, na nilaskaso ko yung mga, ano niya, mga karga niya, re-regaluhan niya talaga ako. Gano'n siya ka, ano, minsan pa nga libro eh. Eh, di ba, mahal-mahal ng libro. Tala, unggoy-ungguyan lang alam ko sa barahay. Hindi ako marunong mag-ano, unggoy-ungguyan lang. Unggoy-ungguyan. Tsaka ito pa, meron pa ako rito. Ito, bigay lang din to sa akin ng bayaw ko. Yan, dalawa yan. Yung nasa, siman kasi yun dati. Siman kasi siya dati. Yan. Wala kasi ito sa Pilipinas eh, sa ibang bansa ito na meron lang available. Dalawang klase siya, gray, which is yung diet yata ito. O ito, diet. Tsaka, ito, yung regular. Diba dati nauso yung cellphone case na tela, tapos puro MJ yung designs? Oo, para meron pa ako noon. Tsaka naalala mo ba, Hershey, dati nagtinda rin ako ng bag na MJ. Di ba nagtitinda rin? Hanggang ngayon naman, nagtitinda pa rin naman ako mga MJ merchandise. Basta meron stock. Ang huli yatang binenta ko, ay tininda ko yung t-shirts eh. T-shirts. Yan. Ito pa. Alam ko na dito pa yun eh. Teka lang. Para ko nagano sa baul, di ba? Ito pakita ko sa inyo to. Ito yung special sa akin to dahil regalo to. Kasi ano na eh, wala nang holder niya. Tsaka manipis na kalalaba ko. Regalo to ng parents ko sa akin. Yan. Nung 16 years old ako. Tapos 16 ko rin nakita si MJ, di ba? Yan. Ano to yung display? Yan. Regalo sa akin yan. Baka matanda pa nga sa inyo to eh. 16 years old ako niyan. Regalo sa akin. Karamihan din o, mga bigay. Kaya natutuwa rin ako. May mga taong nagbibigay sa akin. Ganito, yung ex-boyfriend ng kapatid ko, bigay rin sa akin to. Yung mousepad. Yan. Hindi siya blanket eh. Yung parang nilalagay sa ano, sa pader. May ano to, may holder to eh. May holder, tapos pwede siya i-display. Para lang din siya, ano, i-display siyang ganyan. Hindi siya blanket. Ito pala, ito yung sa t-shirt ko dati, wala na yung adapter eh. May ilaw kasi to. May ilaw to. Tapos wala na yung pinakasaksakan niya. May t-shirt ako dyan. Nandiyan pa yung t-shirt. Yung t-shirt niya butas. Tapos, dinidikit to. Eto, may ilaw yan. Pagka sumusunod dyan sa music, maganda to. Alam ko may video ako neto eh. Yung nag-ano kami. Suot ko to nung nag-trill the homeless kami. Parang bass, tumutunog siya. Pagka may tugtog, sumusunod siya. Yan. Ito yung dito sinasabi mo, Hershey. Saan ba yun? Yung sabi pa nga ni Clarice, ba't ko daw pinakyaw, di ko daw siya tinirhan? Wait lang, alam ko nandito pa yun. Saan na ba yun? Sobrang tagal. Ato. Ayan o. Yung pinakyaw ko. Ganyan kasi ako dati. Di ko alam ko nung cellphone ang pwedeng kasha dito. Diba dati kasi Nokia pa lang naman mga cellphone dati. Ayan. Gusto ko lang dati. Ayan. Tapos yung... Eto, nagkaroon din ako niyan. Sa Pure Gold ko ito nabili. Eh, lahat yata. Sa pag may ganyan, kada grocery ko, namamakyaw ako na ito. Ayan. Bumibili ako. Galing ako sa taas, daming tao kay... Ano? Galing ako sa taas, daming tao kay Kuya JM. Taas!
Saan taas? Oh, marami na kasing followers si JM eh. Eh ako meron ako, meron na rin ako 3,000 viewers. Ayan, ito yung mga collections ko. Marami pa naman siya. Pitigisang design na lang din siya eh. Mabilis kasi, maano yung radar ko pagkadating sa MJ Collections. Mabilis talaga siya. Ay, papakita ko sa inyo. Yung unang-unang poster ko. Ito yung unang poster ko, guys. Ito yung unang-unang poster ko, tsaka ito. Yan. Pagkagising ko, hinahalikan ko pa yan. Yan. Matanda pa yata sa inyo to. Yan yung unang poster ko. Hindi ko tinatapon to. Kahit ano na tayo ngayon, high-tech na. Yan, yan ang unang-unang poster ko. Yung may hindi ko, diba? Pag binenta ko yata ito, laki na na ng halaga nito eh. Matanda pa to sa mga anak ko. Ayan. Kuti nga dito na punit. Nakadikit kasi ito sa pader. Alam mo, masaya na ako niyan. Yan pala kasing collection ko noon yan. Dito, yan nag-umpisa. Tapos ayan na, tuloy-tuloy na. Yan yung una kong collection kay MJ. Kaya tinatabi ko lang siya. Hindi ko siya pinatapon. Kasi mga bar pin, dito pa rin siya, mga bar pin. Yan yung sika, ang afford ko dati. Ang pinakatago na. Oo nga eh. Alam mo actually, ang dami pa eh. Kasi diba yung binaha kami, yung sa'yo lahat. Ay, Ondoy. Yung pinasok kasi kami ng baha. May mga libro ako nasira. Karamihan pa naman libro. May mga MJ collections din ako nasira. Sayang din. Ito yung keychain ko dati. Pag pumapasok ako sa trabaho, ito yung keychain ko. Sayo, dapat, kasi ako ginagamit ko. Si JM kasi hindi niya ginagamit. Ako kasi gusto ko siyang gamitin. Kasi syempre, diba, ikaw nga sabi ni Michael V, gamitin mo na kasi kaya mo nga binili para gamitin mo eh. Eh syempre, paano pag nawala ka na, hindi mo rin na-appreciate yung binili mo. Kaya ganyan, yung mga t-shirt, sinusuot ko talaga yan. Kaya ako nga binili, di ba? Ayan. Kaso nga lang, yun na, maluluma. Ayan. Ate Cars, daming toxic na sa TikTok. Nagagalit na si Kuya JM. Ate Cars, daming toxic na sa TikTok. What do you mean? Do sa live niya? Sa live niya? Naku, huwag yun na nang pansinin yung mga bashers na yan. Hayaan nyo sila. Naku, hanggat mas pansinin nyo na lang yung mga taong nakasupport sa inyo. Hindi na talaga maiwasan nyo. May mga, kahit kasi MJ, di ba? May mga distractor talaga. Teka, ano pa may share ko sa inyo? Ito talaga ang pinaka, ano ko, favorite ko. Kasi, syempre, galing to sa parents ko eh. Ayan. Ito yung pinaka-favorite ko. May kuha pa nga yung mga anak ko dito eh. Kidati, kinunan ko sila niyan, tapos hawak-hawak to. Imagine mo, dalaga pa ako niyan. Diba? So, nga, hindi ko alam kung sa kanino ko to pamamana kasi sa mga anak ko, walang MJ fan. Kaya, natutuwa nga ako sa mga bagets na MJ fan na kasing edad nila. Ano to? Opo, ate. Hindi ko kasi nakita pa yung live. Nag-live ba si JM? Hindi ko kasi pa nakita eh. Bakit may maaway ba sa kanya? Ako po. Pamana mo sa mga daughters. Oo nga eh. Ewan ko yung mga anak ko. Eh, mali mo mga anak ko pagka nagka-anak. Mali mo may MJ fan, di ba? Hindi man lang sa kanila dumabas. Kaya nga, di ba? Lalo na siguro yung kay JM, ang dami. Ano pa ba i-share ko? Ito, mayroon din ako, kaso hindi yata to legit eh. Ano lang yata to, parang kopya lang. Perfume to, perfume. Replica. O, replica. Pabango siya. Kasi bas favorito ko kasi yung pabango ng lalaki. Isa amoy ng babae, pang amoy. Gusto ko yung
pabangong panlalaki. Ba't ano ba nangyayari kay JM? Hmm? Uy, Hershey, buti nandito ko na sa TikTok. O nga, toxic na kasi sa TikTok, no? Pag, ako nga, pagbukas ko nga, eh, Diyos ko, puro hanash, bangayan ang bangayan. Gaya nung issue kay Rosmar. Alam pag ganyan, pag may nakikita akong mga influencer, binablock ko talaga, ayoko sagad sila na makikita sa ano, sa FYP ko. Hanggat maaari, pinipili ko yung makakatulong sa akin, makakaano. Natatabunan na nila yung mga ano, yung mga good vibes eh. Ano, napapigiligiran ng bashers? Napapaligiran ng bashers. Pag open ko kasi, naka-live ka kasi. Oh, tinry ko kasi kagabi. Ano, magduduwet sana kasi sa TikTok influencer. Pag tingin ko, meron na akong live ano access. Kasi meron din ako narinig sa isang TikTok influencer. Magkakaroon nga by November. Kasi di ba nauna na yata yung mga mas mararami ang followers. Pero lamang. Akit, ano ba nangyayari kay JF? Sana o. Ano, pero alam ko yung sa iba, basta 1,000 mahigit pataas, hintayin nyo na, sigurado magkakaroon kayo ng, ano, ng live access. Kasi yun din ang sinabi. Baka hindi lang siguro sabay-sabay. Siyempre nga naman, pag sabay-sabay, edi, puro live na lang na nandito sa TikTok. Wala nang, ano, magbibideo. Oo nga, sana nga, Hershey, magkita na tayo. Tagal na natin magkaibigan, just kasi since, ano pa, 2009. Alala mo yung Moonwalker Society clan pa, yung mga GMGM. Tapos ito yung mga call of endearment natin. Ang mga naalala ko si Maymay, Mokalits ang tawag ko. Ikaw nga, Cookie. Tapos si Altea, KitKat. Yan ang tawag ko kay ano. Sasi pa ba iba? Si Kira, di ba? Yam, si Yam ang tawag ko siya. Yummy Yam ang tawag namin. Oo nga. Diba? Tayo-tayo rin. Mula sa GM. Tapos pumunta ng Friendster. Tapos andito na tayo sa Facebook na. Si Mika, Si Kira ngayon nasa ano ni, nasa, nag-abroad siya. Ang huling kita namin ni Kira, yung bumili siya ng kama. Si Jackie, active pa rin si Jackie. Yung Tagalaguna. Ay, ito mo yung binigay niya sa akin, si Jackie. Mabait talaga. Ito yung binigay ni Jackie. Ayun, nabigay sa akin ni Jackie. Tsaka may binigay rin sa akin siyang t-shirt. Ayan, diba? Pumbongga. Kasi natouch ako neto, kaya niya ako binigyan neto. Na-appreciate niya yung mga, sabi niya, na-appreciate daw kasi niya yung mga nagagawa kong effort. Diba? Kasi diba, last year, yung wala pang pandemic, diba, gumagawa ko ng event, kahit paano, para magkaroon ng bonding yung mga MJ fans, tapos hanggat maaari, diba, para yung legacy pa rin ni MJ, buhay pa rin. Kaya hanggat kaya manggagawa ng paraan, gagawa talaga kami ng event. Hindi lang event na parang party-party lang, syempre yung charity event din, kasi yun naman taga ano ni MJ, di ba? Yun naman talaga yung pinaka main goal niya, ang makatulong sa iba. Bigay sa akin. Maganda to. Alam ko meron to sa Shopee kasi medyo mahal na tatanggal na pwede mong palitan yung ulo at the cards, pwede ba kami sumama? Pwede naman. Pwede. Basta papayagan kayo ng parents nyo, ha? It's good at the same time you are helping people. Oo, yun nga naman taga ang ano natin, Ang di ko makalimutan yun sa Villamor, yung nag-volunteer kami doon, yung sa Yolanda, doon kami sa pinaka-registration area. Kami yung sumasalubong doon sa mga victims ng Yolanda na bumaba sa plane. Kami kukuha ng BP, tapos sila, kami yung mag-assist. Dadali namin sila doon sa booth ng mga medicines, booth ng mga damit, pagkain, ganun.
Alam mo kasi Duke ko talaga na nasaksihan yung, di ba nakikita lang natin sa TV? Grabe, iba yung balat talaga nila. Nagkasugat-sugat. Mga bata, walang tsinelas. Tapos, iba na rin yung amoy nila. Siguro wala silang ligo. Walang kain. Ganun ka. Ano, sabi pa nga ng isa doon, ano nga eh. Di ba na ganun na siya? Kawa 1 year lang ng Yolanda. Nung November 8 kasi ang ano ng Yolanda, di ba? Sabi nga daw doon, hanggang andun pa rin nga daw yung iba, yung mga labi, yung mga patay na doon pa rin, para wala pa rin daw kumukuha. Ito, si Sophia. Nung nag-event tayo ng birthday ni MJ tayo, ano? Nung nag-event tayo ng birthday ni MJ, tayo na Ate Karen natira. Ano yung event? Ay, yung virtual event? Yung sa Zoom ba? Yung sa Zoom? Baka sa Zoom sinasabi ni ano? Ni Marcus. Hindi mo naalala yan, Sophia? Si Marcus yung tanong ng tanong kay JM? Siya yun. Yung lumabas pa nga siya sa bahay nila. Bata pa yan eh. Nantong ko lang ba, Marcus? Hi, Shane! Magkamusta naman si JM? Di ko pa nabibigay yung live ni JM. Kasi hindi nakadichat siya eh. Kasi gusto nga niya ako invite. Kaso paano nga? Wala naman akong ganun. Wala akong live ano. Tsaka tinry ko lang. Kaya kanina nga, syunga-syunga ako. Di ko alam eh. Hinaano ko paano yung sa captions eh. Ay, hindi ko matanda. Ano ka ba, Sophia? Hindi mo matanda si Marcus. Pero FB friends naman yata kayo eh. Tingnan mo siya. Sa birthday ko may live na ako. Oh, active rin si Silver. Active pa rin siya. Si Julius, active pa rin. Active pa rin si Silver tsaka si Julius. Si Jericho, di mo yata kita si Jericho. Kasi ito mga impersonator lang, si Jericho Valencia, yan si John Mark, si Julius Doria, Silver, inabangan. Meron pa yung taga iba eh, si Darrell, yung taga Baguio. Oh, yan si Julius, lala naman si Julius. May TikTok din si Julius, follow nyo si Julius. May TikTok siya. Julius Doria. Bumalik na yata siya kasi taglaylo siya dahil nabash din siya rito. Grabe, mga basher talaga dito. Tindi. Medyo nang kamali lang ng top, ng content si Julius kasi yung content na ginawa niya, hati talaga ang opinion. Kaya hanggat maaari pag gagawa talaga ng content, huwag kang gagawa ng content na hati ang opinion. At tungkol yata yung sa pananamit ng babae. Ganun. Jericho Valencia, Julius Dore. Ayan, tama. Sinulit na yung sabi niya. What I like is your MJ outfits cooking. Oo. Sana ito yung men's club. Hindi ko alam kung anong year to lumabas. Marami ito eh. Apat natin yung ganito ko, iba't ibang klase. Apat yata yung ganito ko. Tapos meron din ganito yung husband ko. Sa men's club, lumabas to sa SM, bumili kami. Ayan, nakita ko lang sa inyong design. More on t-shirts din kasi ako eh, mas pagkalalakad nga ako, wala na ako ibang damit kundi MJ t-shirt na lang. Ayan, si MJ. Sa men's club to SM. Yung iba. Thank you sa costume, Ate Karen. Okay, ano, si Silver. Si Silver ang pasalamatan mo. Pinagawa niya pa yung kasi yung lahat ng ibibigay niya sa iyo, hindi ko alam kung may damage na yata kaya nagpagawa siya para kasi ganun yata pag idol ito lang kinulay eh. Ganun yata pag idol eh. Si Beyonce, alam mo ang idol ko kasi tatlo kasi idol ko, si Liming Ho yan, fanatic din ako ni Liming Ho.
wala ko ibang alam, wala akong ibang gustong Korean ano kundi si Lee Minho lang. Hindi ko bet yung BTS. Okay lang naman, pero si Lee Minho talaga, doon ako fanatic kay Lee Minho, si Michael Jackson, tsaka si Beyonce. Si Beyonce. Si Lee Minho, nakita ko na siya 2 beses. Nakita ko siya ng personal 2 beses, nag-fan meet siya dito. 2 beses ko na siya nakita, napakagwapo talaga. Tapos si Michael, nakita ko na rin sa personal. Si Beyonce na lang talaga ko nakita. Yung pumunta kasi dito yan, hindi pa siya, sa ano niya yun eh, anong tour, anong concert tour ba yun? Kung di ako nagkakamali, 2007 yata yun. Hindi ako pinayagan ng tita ko. Tsaka wala rin akong pera kasi mahal na rin ng ticket ni Beyonce. Eh sana man lang, kahit man lang sa airport, diba? Eh yun talaga. Ewan ko lang ngayon, eh si Beyonce parang ang mahal-lahal yata ng ticket. Diyos ko, parang pagka pumunta yata rito, parang magbebenta pa yata ako ng laman doon, baka noon. Gusto raw ni Kuya JM pumunta sa live. Paano nga? Di ko kasi alam. Paano ba yun? Oo, endorser siya ng Lazada ngayon si Lee Minho. Sunasibia. Oo nga, sana nga eh. Idol ko talaga yan si Beyonce. Super idol ko siya. Kasi para nakikita ko rin. Kasi di ba MJ fan din siya. Super fan din. Fan siya kay MJ. Napaka-strong kasi ng personality niya. Kaya yun yung nagustuhan ko sa kanya. Oo, bibenta ako ng laman loob. Kaya dapat VIP. Hindi ko alam yung sano eh. Pumunta sa live. Paano ba yun eh? Kasi nangapa lang din ako eh. Nag-try lang din ako. Enjoy din pala dito, no? Naka pag bumalik taga si Beyonce, naka yun, di ko natagapakakaano yun. Sana nga bumalik eh. Kaso nga yun, di ba, sikat-sikat niya na ngayon. Baka di napansinin yung Asia. Eh, lalo na ngayon, parang may lalabas kasing magazine niya eh. Sa Vogue. Sa Vogue eh. Sa Vogue. Sa Vogue. Parang yung interview niya, parang magre-retire na siya. Eh, di ba, tatlo na yung anak niya. Parang na-enjoy niya na yung pagiging mommy. Parang ganun. O, oh, tara, sabay tayo. Pag nag-concert si Beyonce, magbibenta talaga ako ng kidney. Ako din. Kahit utak ko, huwag nitinda ako. Bibenta ko. Sana nga bumalik eh. Ano, kompleto na. Nakita ko na si Lee Minho, nakita ko na si Micah, nakita ko na si Beyonce. Kompleto na. Pwede na akong kunin ni Lord. Nasa itaas na po si Sophie. Ano ba yung taas? Hindi ko gets. Ano ba yung taas? Saan ba? Wala naman dito ah. Ano man taas? Hindi ko gets. Nasa taas na po si Sophia. Ano ba yung taas? Ah, ito ba? Viewers. Ano ba itong plus sign? You've seen all the top viewers. Ano itong plus sign? Uy, nagpagulat ako. Bawal ba mag-live mga bata? Sabi mo nga kay JM, kasi ba si JM, try nga yung dito. Hindi ko kasi alam eh kung paano ba invite eh. Wala naman nakikita sa notification. Ay, meron na rin akong tiny meet LeBron! This is LeBron! My new puppy! LeBron! Dapat pala Michael na lang name mo eh. Kaya ako siya pinangalan ng LeBron kasi nga yung isa kong aso is Kobe. Kaya ako pinangalan ng Kobe yun kasi na, yung binigay siya sa akin yung mismong kamatayan ni Kobe Bryant. Ayan. Kaya pinangalan ko naman siyang LeBron. O, diba? Lakas baka NBA. Pero ang deep lang ni LeBron eh. Oh, liit-liit. Kakulay niya rin si Kobe kasi medyo dark lang to. I have 3 cats. May 3 pusa na ako. Tapos, 2 na. Pangalawang aso ko na to. Tapos, magkakaroon na rin ako ng giraffe, elephant. magkakaroon ako ng zoo dito. Bigyan ng court yan. Anong bigyan ng court?
Oh, shy type. Naku, matapang to. Akala nyo lang shy type. Lakas to ba yan? Liit-liit eh. Lakas, makaaw-aw. Date ko na naalala, dapat pala Kenya, no? Pagaya ng pangalan ng dog nila, ano. Kaso yung lalaki kasi ito eh. Yung patutoy nyo. Kenya. Kaya ko itong anin. Mga mam. Cute. Oh, say hi to the viewers. Hi to the 3,000 viewers. Hello. Hello to the 3,000 viewers. Say ow. Ow! Ow, ow! Gigil. Say ow. Say ow. Hee-hee. Ow! Nasar daw siya sa TikTok. Ayaw daw niya payag. Ayaw daw siya payagang mag-invite. Hindi ko nga alam paano ba. Kasi may aking, ito, pipindutin ko yung sa taas ha. Yung parang mga jollies-jollies ko sa mga naka-views. Pag kinilig ko siya, ano ba ito? Click-click. Ano ba itong plus-plus? I-a-add kayo? Hindi ko alam eh. Ay, nga nga papa kasi ako eh. Hindi ko alam. Hello kay Jermaine. Nakita ko yung name niya, Jermaine. Pag friends lang po, ate. Sino yung escape? Ate Karen, hindi po kayo makakapag-duet ni Lods JM? Eh, MJ? What do you mean, duet ni MJ? Nay, policy si TikTok 3K plus ata. Oo, alam ko yata pagka pwede yata mag-duet kayo sa live pagka malaki ang followers. A JM? Oo, di ko alam eh. Wala naman lumalabas sa notifications eh. Hindi ko, kung ini-invite niya ako, hindi ko alam eh. Teka, tingnan ko ah. Hindi ko kasi. Nangangapa lang din ako. Di ko pa alam pa si T. Ano ba tong admin settings? Nasali po ako sa Zoom noon. Nakita kita, Ate Karen. Ano ba real name mo, Escape? Kasi iba kasi name mo rito eh. Ano ba name nyo? May na baby. Si April Jan Girion. Hello, andito pala kayo. Oy, wow, 6,000 followers. Ano na, viewers? 6,000 viewers. Bibigyan ko yun ng, ewan ko kung totoo to ah. Facts about MJ A to Z. Yan, Michael Jackson A to Z. Yan, trivia. Sa mga MJ fans dyan. Way back when, the Jackson 5 had a hit called ABC. Now, Michael is alphabetically yours in this primer of fun facts that take you from A all the way through the Z. With 26 exciting stops in between, many different things to go, I go to make up Marvelous Michael, and this letter perfect data will get you started knowing all there. But itong labo na kasi all there is to know about the King of Pop. Sabi sa namin ko. Yan, A, animals. As a child, Michael's mother, Catherine, says he was always playing with animals. Diba, obviously naman, diba? Kita mo naman yung Neverland, eh. Punong-puno ng animals. Book. Michael wrote his autobiography, Moonwalk, in 1988 to tell the world that he's really all about. When the book first came out, he said, I hope this book will clear up some misconceptions. Meron ba kayo ngayon yung Moonwalk book? Charity. There have been many times throughout Michael's long career when he was donated the proceeds of a tour or a concert to charity. The family's Jackson Family Honors plans to do that same. O diba si Michael, lahat yata ng mga profit niya sa concert talagang napupunta sa
sa charity. D. Dangerous. The video for Black or White from Michael's Dangerous album featured Macaulay Culkin, George... Ano ba to? When? Bura na. And the Bart Simpson. E.T. Michael and Paul producer Quincy Jones won a Grammy Award in 1982 for narrating and producing the story album E.T. The Extraterrestrial. Napanood niyo ba yon? I remember that MJ's A to Z. Oo nga eh. Naninilaw na siya. Family. The famous Jackson family consists of Mom Catherine, Dad Joe, the kids, Tito Jermaine, Jackie, Marlon, Michael, Randy, Rebby, Latoya, and Janet. Alam ko si Marlon may kakambal, di ba? May namatay siyang kakambal. Gangs. When Michael was making the video for Beat It, two actual rival gangs were used to portray the gangs in the video. O nga pala, yung sa Beat It, totoong gangsters yung kasama doon sa video na yun. Hindi yung mga artista o ano, totoong mga gangster yun na sinama niya sa video. Dalawang, kumbaga sa atin kung merong taugama o ano, sa kanila ganun, totoong mga gangsters yun. Halftime. When Michael performed during the halftime show at Super Bowl, a record 133.4 million people tuned in, o, diba? Ang dami. Inaugural Gala. During this inaugural gala, President Bill Clinton was treated to a command performance by Michael Jackson. J. Janet. Michael's baby sister Janet sings, Michael is very soft-spoken and quiet, but he's totally in charge of his life. K. King of Pop. One of Michael's best friend actress, Elizabeth Taylor, was the first to refer to him as the King of Pop. Yeah, si, di ba si yung best friend niya si Elizabeth Taylor? Siya talaga nag-ano kay Michael as a King of Pop. Ate, ano pong masasabi mo sa mga taong naniniwala sa tabloid about kay MJ? Alam mo yung sa mga tao, kasi di naman, ay, wait ah. What happened? Nangyari, natutulog siya. Ang masasabi ko sa kanila, nanabasa naniniwala, ano ba masasabi ko? Wala, kasi, parang dati kasi sa akin sa mga ganyan, parang ano eh, makikita daw utak. Parang ang bilis nila maniwala, hindi nila muna sinesearch kung totoo ba yun. Parang ganun. Madali silang maniwala. Ha? Oh, kung ano na lang kasi yung, hindi na talaga aalamin yun. Lalo na pag hindi naman sila interesado doon sa tao. Kaya tayo bilang moonwalkers, hanggat maaari, spread natin kung ano yung totoo. Diba? Hanggat maaari, wag sa, ano, sa way na nakikipag-away na tayo, nakikipag-bastusan na, i-ano natin sila, i-educate natin sila, i-sabihin natin sa kanila ito. Pero kasi, kasi sabihin natin sa kanila, meron talagang mga tao na sarado na talagang isip. Diba? Huwag na lang din natin ipagpilitan. Basta, ang mahalaga, nasabi natin yung totoo. Huwag na lang natin ipagpilitan kung paniniwalaan nila o hindi. At least, sinabi natin. Kasi, ang back of their mind naman din, mapapaisip din mo na sila eh. Mapapaisip kung tama ba yung yung paniniwala nila, di ba? Tsaka hanggat maaari, huwag yung aanin yung tao. Huwag kayong mag-aano sa level nila. Kung sinabihan kayo ng personally na, bawa sinabihan na kayong bobo, tanga, huwag yun na lang gandihan. Kasi di naman niya kayo kilala, di ba? Pang ano na lang nila yun eh, pang depensa na lang nila. Kasi di na, kasi alam nila na wala naman talaga silang patunay. Kahit naman kasi ipakita nyo sa kanila yung katibayan, hindi nila tatanggapin yun. Kasi out of ego na rin yun. Kasi paninindigan na nila kung ano yung napaniwala nila. Ano yun? Asan na ba ako? Ayun, L. Legend. He's only 35 years old, but Michael Jackson, superstar, is a musical legend na. Michael. Michael's full name is Michael. Ito yung
tatalunan ah, yung real name ni Michael, Michael Joe Jackson o Michael Joseph Jackson. Pero ang alam ko kasi, Michael Joseph Jackson siya. Ang pangalan niya talaga. Ito na rin yung sinabi nila, ano eh, nila Mike Garcia, yung mga bodyguard nila. Ate Karen, pero may mga moonwalkers din po na ang toxic, madami na po kilala. What do you mean toxic? Paano, ano, nakikipagtalo sila sa ano? What do you mean toxic? Pat, sa fellow moonwalkers na rin, nakikipagtalo sila? Teka. Ah, parang ganun na rin po. Eto ah, may napapansin ako sa mga, anong tawag ba doon? Michael Jackson updater ba yun? Yung nag-update. Siguro may mga nakabasa o aware kayo. May mga ibang MJ fans na tama naman, maganda naman din yung intentions nyo. Nag-share kayo ng mga facts or about MJ. Pero dapat, i-search nyo rin yung kung tama ba yun. Kasi yung detalye, tama. Pero sumasablay lang kayo sa pictures eh. Gaya na may nakita ako doon, yung regarding yata pinag-uusapan yung sa vitiligo. Pero yung pictures, obviously kasi na-edited, na pinaputi lang dito, gano'n to. Isipin nyo, hindi lalabas si MJ na gano'n na para siyang kalabaw, para siyang baka, na patsi-patsi siya. Hindi siya lalabas ng gano'n. Insulto na rin kay Karen Feyo. Nev, alam nyo si MJ napaka-conscious niya sa sarili niya. Kaya nga siya nagwe-wear ng mask eh. Kahit hindi pa nga uso. Kaya siya, kasi gano'n siya kaano sa sarili niya. Parang feeling niya, hindi, ang itsura niya parang hindi siya nagaganda sa itsura niya. Ganun siya ka-conscious sa sarili niya. Kaya, yung pinashare niya yung mga pictures na obviously naman na edited, na para patunayan yun na may vitiligo siya, hindi totoo yun. Hindi lalabas si MJ. Totoo na may vitiligo si MJ, pero hindi naman siya lalabas sa mismo mukha na puti-puti siya. Hindi ganun. Alam mo, ang masasabi kong legit na lumitaw yung vitiligo niya, yung sa ano, they don't care about us. Di ba nag-grip kasi siya ng shirt? Nakita niyo yung may mga patsi-patsi siyang mga black blotches. Yun yun. Hindi na puti. Puti na kasi siya eh. Alangan na, ano, mga itim-itim na makikita mo sa kanya, hindi na puti-puti. Kasi puti na nga siya eh. Kumalat na yung discoloration niya eh. Kaya makikita niyo na yung mga natirang black spots niya. Oo, tama. Kaya dapat, kasi paano tayo paniniwalaan ng iba kung obviously, yung pinapakita niyong pictures, eh halatang edited. Diba? O tama yung mga nilalagay niyong mga details, pero sa pictures lang talaga kayo sumasablay. Doon lang ako. Kasi medyo, yung sinabi ko ngayon, lalo na rin yung sa mga edited ha, kung naalala niyo yung sa mugshots, na pinagko-compare nyo. Kasi iba-ibang angulo na rin ng tao eh. Si Michael, hindi nyo pwedeng i-expect na lagi siyang cute. Ha? Hindi pwedeng gano'n na dapat lagi siyang pogi, lagi siyang cute. Lalo na yung during the child molestation case niya. Tsaka wala pa akong nakitang tao na cute sa mugshot. Kung kayo nakapasok na kayo ng presinto, makikita kasi ang pinakadetalye ng mukha mo ron. Walang filter yon, walang ano yon. Makikita mo talaga ang detalye ng ano mo doon. Kaya, yung sinasabi ng ibang MJ fans na edited daw yung bag shots, dahil meron ditong mga linya-linya, mga ano, hindi edited yon, totoo yon. Nakita ko po. Yun, nakita ko po. Aray ko, kinakagat ako. Nakakatuwa na yung mga MJ fans na mga lalo yung mga bagets na aware sila, na nagsishare sila. Pero dapat nga lang, choose your sources wisely. Huwag yung may ma-post lang kayo para lang sa likes at sa mga shares. Huwag ganun. Hindi na maganda ganung intention. Diba? Kaya nyo lang ginagawa yun para masikat kayo. Dapat hindi ganun.
Sorry, wala akong background music ka kasi may mga tao rito. Hindi ko kaya kay JM, may mga ano. Si TikTok nagdala para maging fan po ako ni MJ. Ah, talaga? Si, ah, dahil dito sa TikTok, naging MJ fan ka. Ako naman talagang mas na-amaze ako kay MJ yung sa during ano, yung dangerous tour niya. Doon talaga ako na ano, na napahanga pa lalo sa kanya. Ano ba yun? Malikot na tong si ano ko. Oh, nga. Buti ka nga pa na video ni MJ. Ako nga, Diyos ko, purba nga yan eh. Ano ba yan? Kaya ang dami ko nang binablock eh. Oh nga, 20% na ako. Madami naman talaga. Oh, totoo. Marami ka na-inspire si MJ. Hindi lang ordinary tao, pati mga celebrities ngayon. Parang siya nga na eh, mga kagaya na Elvis. Kumbaga nandun na siya. True icon na talaga siya. True legend na. Noong 2013, si Mama yung dahilan ba't ako naging MJ fan. Wow. Mama ko rin dati, nasa record bar kasi siya nagtatrabaho. Ang kwento rin niya sa akin, saleable daw talaga yung mga ano, mga plaka pala, mga plaka ng The Jacksons daw. Tapos dati daw, pumunta rito, kasi ilang beses, nag-concert talaga kasi sila dito as a Jackson 5. Tapos pumunta uli sila dito as a Jacksons, tapos hanggang sa si Michael na lang. Tapos, kung makita niyo to sa Facebook dati, yung mga kumakain litrato together with Vilma Santos tsaka Nora Honor. Kasi may usap-usapan dati na parang gagawa yata ng film with Nora Honor. Kasi parang hindi na yata natuloy. Kasi nga, dahil nga sa mga commitment nila sa ibang bansa. Lalo na yung napanood ko po yung nag-concert siya dito sa Manila, nainggit ako sa babae. Naku, unfair nga, yun eh, yung pinaakit na sa stage. Ano yun eh, yung ano ng Toyota staff. Kasi ang Toyota Corolla, Toyota kasi yung isa sa sponsor, parang nag-ano sa concert ni MJ. Yung inakit nila doon, yung naka-Toyota t-shirt. Dapat hindi, daya, unfair. Tapos doon ako naghalungkat about MJ. Medyo naiilang po ako nung una, pero sa mga naman, sa nalaman ko, lahat medyo naawa ako. Share ko lang dati, takot ako kay Michael Jackson, bata pa ako nun, kasi first time ko napanood yung video niyang Ghost. Oh my God, Ghost na ba nabuta? Dalaga na ako. I feel so old. Ghost pa naman. Ilan ako na ba? Ako, Thriller. Ikaw na sa Ghost. Ako, hindi naman ako natakot sa Thriller. Nung bata ako. Na-amaze ako. Kasi bongga na yun dati. Bonggang-bongga na yun eh. Nung martial law daw po, punta yung, nagpunta dito yung Jackson 5 dito. Hindi ko maalala kung sa ano, kung pumunta sila dito nung anong taon eh, kung maalala. Then, nung namatay siya, dun ko mas lalo siya na-appreciate. Oh, yun nga eh. Alam mo, yung namatay si MJ, alala ko nun, parang dumami yung humanga sa kanya, na dumami, naging biglang fans. Minsan nakakalungkot din, talagang totoo nga yung ma-appreciate mo lang talaga yung isang tao kapag wala na. Inabubuhay siya, halos kinukutsa siya, inaakusahan siya ng hindi naman niya ginawa, hinusgahan na siya, di ba? Yung buhay ni Michael na parang napaka, kung i-ano nyo ha, parang ang napakalungkot nga, di ba? Andyan na nga yung kasikatan, andyan yung maraming nagmamahal sa kanya, mahanga sa kanya. Pero parang lungkot niya pa rin, di ba? Parang lungkot niya pa rin. Kahit lahat na binibigay niya para mapasaya lang yung ibang tao,
makatulong sa ibang tao. Pero kung ano ba, ano na yung natanggap pa niya, ano pa natanggap niya, di ba? Sinira talaga siya. Ang maganda ng song siya is May Puso. Tama. May mga ano talaga yung mga kanta ni MC. Tignan mo ka, di ba? Yung nag-COVID, parang parang bumabalik yung mga kanta ni MJ, yung nag-COVID, yung, di ba, nag-ano yung Heal the World, tapos yung sa Black Lives Matter, yung They Don't Care About Us, parang naging relevant sa mga nangyayari. Same takot-takot dati kay MJ, ba't kinatatakot? Yung ghost kasi, namabas yung mata niya, tapos, ah, oo nga eh, di ba, ang bongga kasi nung effects niyong yun eh. Napanood ko yung Ghost, kasi pinalabas yan dati sa sine. Sa may ano pa sa Ever, sa Monumento, doon ko siya napanood. Ghost, pinalabas kasi sa TV yan eh. Pero napakabait niya. Oh, napakabait. Ay guys, eto ha. Kilala niyo ba si Ma'am Eileen Bradley Medina, yung naging private tutor teacher ng nila Paris? Siya yung, kung sino sa inyo yung naka-join sa Zoom meeting nung birthday ni MJ, kasama siya, nandun siya. Siya yung Pinay na naging tutor nila Paris, nila Prince. Excuse me. Napakaswerte niya, napaka-bless niya, no? Kasi ang kwento niya sa amin nun, hindi daw niya, wala siyang idea na si Michael Jackson ang magiging employer niya. Hindi niya sukat akalain. Kasi nabasa lang naman daw niya yun sa Maligta Column sa ano eh, sa newspaper. Imagine mo, Michael Jackson, sa newspaper lang. Yung iba nga, di ba? Kung magpapa-hiring eh, bongga. Kaya, out of 200 plus yata, ng mga nag-apply, siya yata yung napili. Siya yung napili. Kaya yung, sabi nga niya, ang shinare niya sa amin, nagulat nga daw siya na si Michael Jackson pala yung magiging ano niya, amo niya. Ngayon, si Ma'am Eileen, this coming December, maglalabas siya ng book about MJ. Very transparent. May mga na-share na rin siya sa amin. Kasi nakakausap din namin siya. Napakabait yan ni Ma'am Eileen. I-share niya. Kasi mas interesting yung kay Ma'am Eileen. Kasi compared din sa mga nakatrabaho ni MJ. Siyempre, ang share nila, gaya nila Sir Travis, nila Ma'am Stacy, ang share nila sa inyo, yung tungkol sa trabaho. As a boss, diba? Si Michael. Si Ma'am Eileen, ma-share nila, ma-share niya sa atin, kung ano siya sa loob ng bahay, kasi nakakasama niya sa loob ng bahay. Kaya mas interesting. Kung pwede lang dati akong nabuhay. Oo nga eh. Ako nga din, kung pwede lang bumalik ng 1996 eh. Kasi may, alam mo, kahit nakita ko na si Michael Jackson, may regret pa rin kasi ako eh. Parang, ang gusto ko lang kasi, ba't kailan di ako lumapit? Diba? Sana man, siguro hindi naman din ako aanin ng mga bodyguards. Sana hindi ako nag-take risk. Siguro pag nakita naman ni Michael na hinawi ako ng security ni Michael, baka pagalitan pa nga ni Michael. Siyempre, bata pa naman ako noon eh. Kasi parang natigilan talaga ako noon that time. Ewan ko ba? Parang ako nabuhusan ng malamig na tubig. Nashook talaga ako. Kaya naging crush ko siya. Yung panahon ng ko. Oh, yan. Bongga kasi yung Bucharest na yan eh. Ako rin eh. Doon ko taga ako siya. Doon na ako na in love sa kanya eh. Kaso wala po akong sounds noon. Kaya nag-leave po ako. Ah, wala ka ba sounds noon? Oh, really? Galing naman. Nakaka-sharing time ang MJ. Oo, sana Rishi sa susunod. Pag may, ano tayo, may Zoom event, join ka sa amin. Kasi nakailang ano na rin kami. Nung birthday ni MJ, nung death anniversary din ni MJ. Nakasama pa nga namin si Jojo Alihar, nandun din siya, sila Travis Payne, sila Ma'am Stacy, si yung photographer, personal photographer ni MJ, tsaka si Shanna, nandun din si Shanna Mangantal. Ewan ko ba't yung iba, parang galit ka siya. I found her nice naman. Ewan ko, alam mo, nakikita ko lang yun dyan, kung sasakali naman yung shinare ni Shanna, totoo, diba? Parang ano naman, kung totoo, balay mo, totoo naman talaga yung shinishare niya. Baka naman syempre yung ibang MJ fans eh, talaga nagtaas yung kilay na ikaw ano yung kanil Michael. Syempre hindi man natin 100% nakilala si MJ, hindi natin siya kilala
pagka ano na, wala na sa camera, di ba? Yung la, ano, la, yung la, ano, yung la, ah, Leaving Neverland po ba yung totoo? Hindi ko rin masabi kung totoo yan. Kasi may tinanong din ako kay Ma'am Eileen. Si, yung character pa nga ni Ma'am Eileen doon, ginawa siyang Chinese eh. Eh, samantalang Pinoy siya, di ba? Hindi ko lang alam kung totoo yun. Oo, supportan niyo yung book na yun. By December, dadating na yun. Kaya ako, mag-iipon na rin ako. Grabe, no, kayong feeling na nag-work ka sa house ng idol mo. Nerve-breaking. Oo nga eh. Siguro si Ma'am Eileen, hindi ba siguro siya ganun ka-fanatic. Pero, may mga na-share siya na si Michael Jackson daw, napaka-humble daw talaga. Napaka, sa mga kasama niya rin daw sa bahay. Hindi mo maano na boss siya eh. Talagang hindi ka maiilang daw. Nare-record ba tong live na to? Marami nakita ko nare-record eh. O yun sa mga sa 3,000 na nag-stick in sa akin na thank you. Kasi parang tahimik sila MJ. Ano daw? Sabi naman medyo stricto lang din daw. Disciplinarian. Sabi. Oh, sabi nga ni Ma'am Eileen, buti nga daw tayo. Natatawag natin siyang Michael, MJ. Sa kanila kasi Mr. Jackson ang tawag. Tama si Shane. Mr. Jackson nga lang yung tawag nila. Hindi nila natatawag na Michael, MJ, Mr. Jackson. Ay! Huwag mo kagatin niyang face shield. Sana pagkakaroon ulit tayo ng mga Zoom events, ah, kasi syempre ngayon hindi pa tayo makakapag-gatherings kasi nga, ano pa rin eh, dahil nandiyan pa rin naman ang COVID, kaya ang hirap na rin mag-take risk. Pag ganyan may virtual event, gaya sa Zoom, join kayo. Para ma-meet nyo rin yung mga, alam mo, di nga rin kami makapaniwala na no, nakakausap na natin yung mga nakatrabaho ni MJ. Parang feeling ko, ang lapit-lapit na, parang napalapit tayo kay MJ. Gaya niya, si Ma'am Eileen, si Sir Travis, di ba? Parang ang lapit-lapit, parang ang napalapit tayo kay MJ lalo. Sana, di ba, sa susunod sila, Paris Jackson, no? Alay mo, di ba? Si Paris Jackson, sila Prince, sila Blanket naman. Tapos sabi po ni MJ, don't trust everybody. Haha, that's hurt. Oo nga eh. Alam mo yan ang weaknesses kasi ni MJ, madali siyang magtiwala. Kaya, madala siya na abuso. Natitake for granted. Oy no, Lebron! Sara mo nga anak. Kulit-kulit. Pagkano naman nagpo-post ako sa Moonwalker Society, doon mag-update po, para to keep you updated pagka mayroong upcoming event andoon. Nagka-crush po ba si Irish KBG? Irish yun ba yun? Sorry, di ko alata alam yan. Sino si Irish? KBG? Di ko alam. Si BG kasi wala siyang ano eh. Hindi siya kagaya ni na Paris tsaka ni Prince. May mga social media accounts. Si BG talaga ang pinaka private sa kanila talaga. Nakatahimik. Pero nakakatuwa si Paris ngayon, no? Nakaka-proud siya. Di ba? Into music din siya, parang tatay niya. Kahit iba yung genre niya, at least into music pa rin siya. Si Blanket, ay si Prince yata ang into filming eh. Yun din ang isa rin sa gusto ni MJ, di ba? Yung mag-direct, saka maging part ng film, maging actor. Di ba mahilig daw siya mag-disguise, then hindi inopen yung coffin niya kasi, but,
Kasi ang alam ko dyan sa ano, kaya daw hindi binuksan. Kasi di ba yung autopsy yan? Parang ganun. Kaya parang hindi na rin yata pinabuksan ng The Jackson family. Pero ako ah, personally, hindi ako naniniwa. Una, totoo, una parang in, syempre in denial siguro na may mga naririnig ako. Baka nga, buhay nga, baka nagtatago lang, di ba? Kasi nga sa dami na rin na nangyari sa kanya, baka gusto niya talagang lumayo na lang, ganun. Pero, yung katagalan, tsaka nakikita ko na yung mga nangyayari sa anak niya, lalo na si Paris, hindi, doon ko na-realize, hindi ganun ka-selfish si MJ, lalo na pagdating kay Paris, di ba? Hindi hayaan ni Michael na maligo na yung sa tato si Paris. Tsaka hindi niya papabayaan yung mga anak niya. Hindi siya ganun ka-selfish na magtatago lang sa kamatayan. Hala, yung wifi ang bagal. Oo, alam ko mahilig siya mag-disguise. Kahit nag-disguise naman yun, ni halata pa rin eh. Kasi yung tindig, pagka MJ fan ka talaga, parang makikilala mo talaga siya eh. Yung hubog pa lang eh. Kahit mag... Tsaka lalo lang din siya obvious. Kasi naman nakakatawa naman minsan mag-disguise si MJ. Dahil paano taga yung takaw attention siya. Diba? Ano ba yung nag-disguise siya na yung may sombrero siya na kanan? Isa bubuyog. Yung nakanet. Dahil siyempre si Kat, sino mo papalingon sa kanya? Kaya nga eh, diba? Mag-disguise lang eh. Ulhalata pa. Nag-disguise nga yung kilos naman. Oo nga. Buti hindi nag-moonwalk. At ako, may share pala ako. So, itong huli, nag-Halloween watch party kami. Wala naman siya, hindi man siya masyadong ano, parang sharing-sharing din. Meron doon isang in-invite ng isang fellow moonwalker, si Mari Chris, si Papong TV. Kasi nga doon ko lang din siya nakilala eh. Sabi nila, personal butler daw yun ni MJ, yun nasa Bahrain. Pero sabi na Mama Aileen, si Shetty lang daw talaga, ang personal butler, tsaka chef ni MJ, nung nasa Bahrain siya. Ang iniisip ko naman, baka sa hotel lang, kasi alam ko itong si Shetty, stay in. Eh, sa bangkit din ni Ma'am Aileen, baka nga kasi, merong favorite na restaurant si Michael doon sa Bahrain, baka doon nga daw yung butler na yun. Kasi may shinare tong si Sir Papong, na medyo interesting daw na si Michael daw na mahilig daw pumasok sa comfort room daw ng mga girls, dun siya nagre-retouch. Kaya tataka mo, bakit sa girls? Hindi rin daw nila alam dun daw na dalas nagre-retouch. Tapos si MJ daw, dun ako natatawa. Sabi niya, huwag kayo magagalit, iba daw amoy ni MJ. Ano daw, amoy daw basang karton. Kaya nagulat kami, amoy basang karton. Kaya nag-ano nga ako, naghanap pa ako ng karton na yun para basahin, para alam ko kung anong amoy eh. Pero sabi sa akin ni Ma'am Aileen, hindi daw totoo yung, tsaka nagtataka nga siya, hindi niya daw kilala yan si Sir Papong. Pero alam ko yata ang name ni Sir Papong is Tony, di rin daw pa niya, rin daw naririnig, sabi ni Ma'am Aileen. Si Michael daw ang pinakamabagong tao ang na nakilala niya. Kaya hindi daw siya naniniwala na amoy karton. Eh siya, lalo na yan, si Mama Aileen, lagi yung nakakasama yan. Ate, di ba nakita mo na si Michael pa siya na, ay, oo, ay, kanina na-share ko. Sorry. Kanina nag-share na ako. Kinuwento ko kanina. Awan ko na kung may replay to. May popo, iano ko na lang sa FB. Kanina na-share ko, kinuwento ko kanina. Shout out Day Cabel. Ano Cabel? Ano Day Caballeros. Hi Day. Ate Karen, kain pa tayo. Oh, sige, late ka na kumain na. Amoy baby powder nga daw sa kasi gawa ng foundation niya dahil sa vitiligo. Oo nga eh. Pero sabi na ganun ni Ma'am Aileen, napakabango daw ni Michael Jackson.
Kay, ah, sino ba ito? Si, ah, si Raven. Kaya pala. I-pagsiin ko na lang para sa'yo, Raven. Yung nakita ko si Michael sa Manila Hotel ko siya nakita. Mismong ano yun, concert. Concert date, December 8 yun. Pero tanghali pala nandun na ako. Ay, wait lang ha. Niyak si ano. Ay, sorry. Sorry, naipit. Ayun na, tapos nakita ko siya yung sa back gate kasi siya lumabas noon. Doon ko siya nakita. Doon kami nag-abang. Yung lumabas siya, ang pakakatanda ko, itim na sasakyan yung umano sa kanya, sumalubong sa kanya. Ang unang nakita ko taga sa kanya kasi yung kamay niya, nag-wave siya ng ganun. And laki kasi taga ng kamay ni MJ. Tsaka iba talaga yung itsura niya, para taga siyang manikin. Ganun siya kaputi. Ang puti niya talaga, para siya nag-shining shimmering. Ganun ang itsura niya. Tsaka hindi pa siya basta-basta pumasok nung taga kumaway muna siya sa fans. Kasi ang dami namin doon nag-aabang eh. Siguro yung mga residente rin na malapit doon sa Manila Hotel, nag-aabang sila roon. Tapos, ako ko, kasi ako nun, natigilan talaga ako nun eh. Hindi ko, parang nag-slow mo. Parang gano'n ang dating sa akin. Parang gano'n. Tapos, parang yung mga nagsisigaw, parang hindi ko na siya gano'n naririnig. Parang gano'n. Gano'n ang feeling ko. Gano'n ako, parang natuka ako ng asa, hindi ko mawari. Parang sa gano'n ang reaction ko nung araw na yun. Ah, si Darrell. Hello, Darrell. Mas maputi pa siya kay Minyo. Kasi si Michael, may vitiligo kasi siya. Kaya iba yung puti niya. Unlike nyo sa mga, gaya ng mga Korean, di ba? Iba yung puti niya talaga. Siguro dahil nyo yung sa vitiligo. Tsaka syempre, siguro may mga nilalagay pa sa balat niya para nga maging even yung kulay niya. Actually, naka-black siya noon. That time, naka-black siya. Tapos naka-fedora. At ang laki ng kamay niya. Kamay niya taga malaki. Tagal na yata itong live ko, no? Uy, thank you doon sa 4,000 viewers. Na-experience kayo yung live. Sana na matapos na yung pandemic. Gusto ko pa yung mag-meet. Alam mo yung pinaka-last pa namin medyo malaking event yung ano, yung sa iChill nung birthday ni MJ. Ako pa nagsama-sama. Kasi mahihiya. Pagka nagsama-sama tayo mga MJ fans, ako parang ang tagal natin magkakilala. Nakakatuwa lang may mga bagong usbong na MJ fans, mga bagets. Anong like Oprah? Excuse me, like Oprah. Sana ka dito lang, wala akong bashers. Kasi konti lang naman ang followers ko eh. Tsaka ano din eh, nagpina-follow ko lang din naman yung mga influencer na gusto ko, tsaka mga friends ko lang. Hindi ako nagpa-follow back nung ano, yung alam mo yung nagdadandandan na yan. Ewan ko ba yung dandan? Oo nga, gusto ko na kayo makita kasi malayo ako. Oo nga eh. Saka nga ba uli, Raven? Kakalimutan ko. Pero alam nyo ha, meron kami mga ibang MJ fans na taga Laguna pa. Meron taga Nueva Ecija. Talagang pumunta ng event. Yung ano ito, yung sa Resorts World, yung nag-pay tribute kami kay MJ, sila Jericho Valencia sa Resorts World. Yung trailer in October, yun. Taga Nueva Ecija, yun, dumayo yun. Kasi naniwala akong sasabihang, if there's a will, there's a way. Diba? Kung may paraan, ay kung may, kapag gusto, tama ba? Pag gusto, may paraan. Pag ayaw, may dahilan. saan kayo nag-meet before, Cookie? Iba-iba eh. Depende sa event. Pero ang iChill kasi yung pinaka, ano namin, sa Sampaloc, Manila, yung pagka meron kaming gatherings, pag parang party-party. Pero pag, depende sa event eh.
pag Christmas party, baga, ano na kami, mag-set kami, bawa, galing sa tramway, kakain lang kami, ganyan. Tapos, meron yung nag-rockstar KTV bar, yung kina Ann Curtis, yung death anniversary ni MJ, doon kami. Nag-event kami doon. Ano yun, di na nagagamit namin yung video okay doon eh, para kasi nagkaroon kami ng program, meron kaming palaro, may mga cash, wala kaming cash prize, may mga MJ stuff na prize. Tapos, nag-perform sa JM, si Silver, si Jericho, si pa ba nag-perform doon? Tatlo sila eh. Si Jessa, kung kailan si Jessa, kumanta si Jessa. Kakamis yung, upunt, sana Mercy, sana maka, o tagal na natin magkakilala, sana makita na rin kita in person. Para si Julius, ano si Julius, ang taga ko na rin kakilala, ang dagal ko nakausap, pero di pa kami nagkikita, Diyos ko. Sa taga, ay, oo nga, layo mo nga, Raven, Negros Occidental. Pero soon talaga makapunta ako talaga niyan. O, malay mo naman, in God's, ano, in God's will. O, nga, taga saan ka nga ba, Hershey? Taga Manila ka lang din ba? Sana nga, no, makapag-gathering sa rin tayo. Nakakamiss na rin, no? Itong pandemic na to, doon natin na-realize yung ano eh, yung value ng gatherings na minsan tinitake ko for granted na lang. Sana pala, pumunta na pala ako kasi hindi na pala mauulit. Hindi na, parang hindi na rin mangyayari. Parang ganon. Oh, Laguna! Si Ate Nin, si Jackie, si Ate Lisa, yan, matagal Laguna yan. Sana makapunta ka, makaluwas ka. Yan sila, nakakaluwas kasi sila eh. Sana pag kami, ano, try mo makapunta. Para ma-meet na rin kita. Tapos, ang mga taga-moonwalker society sa GM, nakita ko si Jilin. Kinala mo ba si Jilin? Si... Ay, tapos pala, kinala mo ba si Ate, ano, si Ate Stella? Si Ate Stella na mayapa na rin. Isa yun sa pinaka-loyal at dedicated na MJ fan. Kasi nagkasakit kasi siya eh. May edad na rin si Ate Stella din kasi. Active din yun. Kaya malaking kawalan din namin yun si Ate Stella. Napaka-active niya sa ano, sa mga gathering, sa mga events. We thank you sa ano ha, sa pagsama sa akin dito sa live. Nakakatawa. Tinry ko lang. Iyakan na yung aking mga fur babies. Matagal. O nga eh. Alam mo kasi diba, si Jackie din. Kasi si Jackie din. Alam ko may dalawa account niya kasi sa religion din yata din. Parang hindi yata rin pwede yung ganyang pag-idolize. Kaya ganun. Pero buti si Jackie naman. Kahit paano nakakasama-sama siya. Oo naman. Para pinanganak na yata ako maging MJ pa. Eh. Alam mo ba, meron pa nga akong mga friends na bawa yung elementary. Wala, MJ fan ka pa rin talaga. Hindi ka nagbabago. MJ fan pa rin hanggang ngayon. Parang nagugulat talaga sa sila. Kala siguro nila, it's just a phase of life. Tapos yun, magbabago. Siyempre, teenager ka. Tapos pagka nag-matured ka, nawala na. Hindi nila alam. Baka nga kagaya rin ako nila Ate Stella hanggang sa machugi na yata ako eh. MJ fan pa rin ako. O nga, ang bilis nga ng panahon eh, no? Kasi nasa 40 years old na ako ngayon eh. Eh, ilang taon ako naging MJ fan. Tagal na rin. Dami na rin nangyari. Alala ko pa nga dati, yung nagkaroon pa ako ng boyfriend, minsan pag dumadalaw yun, isa sa gate lang kasi, nag-uusap kami. Pag tinawag ako ng kapatid ko, Ate, si Michael na sa TV. Iiwan ko talaga. Kaya binrake yata ako. Kaya binrake yata ako. No? Kasi, iiwan ko talaga siya. Kahit nag-uusap kami, bawa nagkukwento siya,
paglingon niyo, wala na siya kakwentuhan. Yung pala, nandun na ako, nasa, pumasok na ako sa bahay. Nanonood na pala ako ng ano. 2009 ata ako nag-join sa... Oo, 2009, tama. Sa Moonwalker Society rin yun. Grabe, bilis na 2009. Kasi 2009, hindi namatay si MJ. You know? Wala pang ano nun, Facebook. Papayats 247. Hello. Uy, Hershey, thank you sa pagsama sa akin, ha? Hindi na rin ako, ay, naglobat. Hindi na rin ako magtataka kasi lobat na ako. 10% na lang. Baka mag-ano na ako. Oh, oo nga, sabog yung inbox. Lalo na si Clarice. Diyos ko, ultimo yatang pagpupo niya, i-GGM. Yung GGM niya. Pagkagising mo pa lang, oh, sabog na yung ano mo, inbox mo eh. Nakakamiss yun, no? Tsaka napaka-light pa nun, hindi masyadong toxic, unlike ngayon, medyo toxic na rin ang social media. Uy guys, thank you. Uy Cookie, thank you ha. Thank you talaga sa pag-join sa akin. Nakakatuwa. Agad ito pala yung ano, live. Mas okay dito kasi sa Facebook. Pero ewan ko lang ha, kasi konti lang pa naman followers ko, kaya parang wala naman ako nakikita ng babas sa akin. Kasi kay JM, minsan nakikita ko, ang dami ng babash kay JM. Eh, Diyos ko, naawa na rin sa taong yun. Siyempre, iba-iba tayo ng personality. Eh, kung mahina ang tao na ako, maapektuhan talaga siya. Diba? Okay, hindi, tapusin ko na rin itong live kasi 10% na. Balik na lang ako mamaya. Uy, thank you ulit guys ha. Share ko na lang ulit sa inyo. Sa susunod na lang ulit, pagka meron ulit akong available time, share ulit ako sa inyo. Thank you sa time. Hershey, thank you. Thank you sa inyo lahat. Sign off na ako. Bye. Ingat kayo. God bless.